teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hello, Grade 1 learners! Hello, 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 hello! Isang mapagpala at masayang araw po sa lahat ng Grade 1 learners na nakatutok sa atin ngayon. Ako po si Tutor Sherry mula sa SDO Bulacan na makakasama niyo mga Grade 1 learners na itulay ang ating mga aralin at gawain para sa ating mathematics. At syempre, hindi lang si Tutor Sherry ang makakasama niyo, hindi kumpleto ang matalino day natin kung wala ang ating Matsayahin Tutor, Arlene! Hey. Hi everyone! Good afternoon kids, dear parents and teachers! I am Teacher Arlene, your Matsayahin Tutor mula sa Santissima Cruz Elementary School, SDO Laguna. At shoutout po sa top management ng Laguna, lalo na kay Ma'am Erza Valenzuela ang siya nag-aalaga sa aming mga teacher broadcaster dito sa SDO Laguna. Shoutout po sa aming PSDS, Sir Luis Armina, sa aming Principal Ma'am, Sarina Rasco, at sa aming kaguruan ng Santissima Cruz Elementary School at sa buong SDO Laguna. Hello, hello! Lalo hello. Na sa ating mga live viewers. Ayan, una na pumasok si Rian. Hello sa iyo, Rian. Precious, Kasit, Gab. Good afternoon sa inyong lahat. Okay, good afternoon kids. Ayan, good afternoon po sa lahat at pagbati rin po para sa aking PSDS, Dr. Jonel C. David, sa aking principal, Sir Joe Westermar, sa Marilao North District po, sa mga MMD grade 1 teachers po na nakatutok ngayon at grade 1 learners po sa aming distrito. Hello, hello, hello po. Kinakamusta ko po kayo mga kids. Okay. Ayan po.
Okay, mga kids, hinihiling din po namin ni Tutor Arlene na para mas marami pa ang ating online classmate, maaari niyo po bang i-share ang ating online tutorial ngayong hapon? Share-share na mga bata. Ayan, click share na po. Ayan, mag-heart react nga yung mga nakapag-share na. Yes, okay. Ayan, marami na po nakapag-share, Tutor Arlene, kasi marami na akong nakikita ang mga naka-heart react. Okay, ayan, share, very kids. Good. Ayan. Okay po. Para sa ating Mathematics 1, Quarter 1, Week 1, Tutor Arlene, ang ating topics ay comparing sets of numbers and ordering sets from least to greatest and vice versa. Ayan, magko-compare tayo ng mga numbers, kids. Opo. At pagkatapos po ng module na ito, mga bata, kayo ay inaasahan namin na paghahambing ang mga dalawang pangkat gamit ang katagang more than, less than, and as many as. Okay, ano pa po, Tutor Arlene? At syempre, maiaayos ang mga bilang sa ayos na least to greatest o pinakakaunti, paparami, at sa kabaliktaran naman ito, ang greatest to least o pinakamarami, papaunti. Opo, at sa ating online tutorial ngayon, salamat din po sa mga bumubuo ng ADM modules na ginagamit natin sa ating e-tulay session. Ayan po, salamat po sa inyo mga ma'am. Okay, grade 1 learners, handa na ba? Okay, maaari na natin kunin ang ating lapis at papel at ang ating self-learning module para po makasabay kayo sa ating talakayan. At isang shout-out po dyan sa ating grade 1 learners sa si Merce Nulan Nalagon. Ayan, shout-out daw po. Teacher Arlene and grade 1 learners, are you sherry to listen? At matuto ng bagong aralin. Okay po, para sa ating balik-aral, mga kids, diba nung nakaraang pinag-aralan natin yung pagpapangkat ng mga sets ng bagay o larawan ayon sa sampuan at isahan. Para po sa ating balik-aral, okay mga kids, sasabihin lang natin o isusulat lang natin sa ating comment section kung alin dito ang tens and ones. Halimbawa po sa number 1, 11. Alin po dyan ang tens and ones? Maaari nyo pong isulat sa ating comment section ang inyong magiging sagot. Ayan, Tutor Arlene, meron na po kaya para sa number 1? Alin comment ang your answer. Comment your answer, pwede po. And don't forget po to write the numbers doon sa bawat item na ibibigay namin para ma-recognize po namin kung ang sagot nyo pa ay tama. Very good mga bata. Yan, marami na po. Sabi po ni Lian Margaret, opo, ayan, mga nakapag-share daw po sila, Tutor Arlene. Ganun good din job! Si Malto, ayan, ay precious. Ayan, may nakita na po akong tamang sagot. Sabi ni Prince ay 1 tens at 1 sa 1. Okay. Great job! Tutor Arlene, okay, tama. Ayan, sabi ni Gabriel, 1 tens and 1 ones. Very good, Gabriel. Next po, number 2. Para na kayo, yes. Teacher. Anong number? Alin dyan ang tens and ones? Ayan, may sagot ng isa. Okay, lagyan ng number 1. Ayan, tama rin ang sagot kanina ni Ria, ni Riniaya, ni Adrian. Ayan, ni Seth. Ayan. Okay, for number 2 naman tayo. Good afternoon, Jiren. Ayan, sabi po ni Precious, Tutor Sherry ay for number 2, 3 tens and 3 ones. At ganun din po ang sabi ni Friends, 3 tens and 3 ones. 3 ones, yay! Great job! Great job, Budge. Next po, number, okay, number 3. Dalawa. Alin dyan ang tens and ones. Ayun, number. Ang bilis niya. Ang bilis. Ano ang Amber Johan de la Cruz? 2 tens and 2 ones. Two ones. Ayun, inulit pa niya. 2 tens and 2 ones din. Sabi ni Precious Siley Malto. Very good, mga anak. Tingnan nga natin kung tama ang ating mga sagot. Okay. Tama. At brilliant. Tutor Arlene, parang sila din yung mga active learners natin last week. Parang narinig ko yung kanilang mga pangalan. Ayan, si Anya, si Levi, si Alnea May, si Ria
Kaibigan Margaret at saka si Gail Presco Sanchez. Hello, Grade 1 learners! At pang-apat po, ayan, sa 48, alin dyan ang tens and ones? Okay, sabi po ni Renia ay 4 ones and 8 tens. Okay. Ganun din po si Precious Siley, oh. Galing, tingnan nga natin kung ang tama ang kanilang mga sagot. Okay, 4 tens, 10, 2 ones, ang husay. Ganun din si Prince Ednamo, Rainy France. Okay, yan, napipindot tuloy ni Tutor Sherry. Okay, number 5, 50, alin dyan ang tens and ones. Ayun, sabi po ni Precious. Siyata nila ngayon magsasagot. Di ba po, sabi po ni Precious. Sila? Yes. Okay, tama po si Precious Tutor Sherry. Ayan, 5 tens and 0 ones. Ganyan din si Eliza, si Cassie, si Renny, si Sheila, si Rita. Ang galing. Okay, Rita. Ganyan natin, sabi ni Adrian, ay 5 tens and 0 ones. Ang huhusay, great job, give me yung kayo ng virtual clock. Clock. Ayan. Excellent badge para okay sa inyo. Thank you po, mga kids. Next po, ayan. Grade 1 learners, hindi nawawala ang ating math kwentuhan sa ating Matalino Friday. Kasi dito natin sinisimulan ang ating aralin. Ngayon naman, sino kaya ang bida sa ating kwento ngayon? Okay, meron tayong magkapatid na Ann at Annie. Namigtas ng bayabas sina Ann at Annie. Si Ann ay may 5 bayabas. Ayan. Samantala namang 3 bayabas naman ang napitas ni Annie. Ayan. Naintindihan ba mga bata? Tutor Arlene, tama po ba? Namitas po ng ilang bayabas si Ann? Ayan. Para kay Ann, napitas niya ay 5 bayabas habang si Annie ay 3 bayabas naman. Okay, ayan po. Tingnan natin mabuti mga bata yung ang mga napitas na bagay ni Ann at bayabas ni Ann at ni Annie. Ayan, nakikita natin sa chart, di ba? Meron si Ann ay may 5 at si Annie naman ay may 3. Ngayon, kaya-kaya nating sagutin ang mga tanong. Grade 1 learners, isang heart react naman dyan kung kaya. Ayan, sabi ni Stephanie, talagang teacher... Tutor Arlene, meron pa nila. Miss and heart, ha? Okay. Ay, Stephanie, ayan. Thank you, Stephanie. Okay. Para sa number 1 na tanong or question, ilang bayabas ang pinitas ni Ann? Ayan na mga kids, sulat na ang sagot. Ayan. Okay, comment your answer now. Ilan kaya yung napitas ni Ann na bayabas? Ayan. Si Ezekiel, pinagsama niya yung 5 at 3, 8 daw lahat. Ayun, may nakita na ako, sabi ni Gabriel, ay 5. Ganon din si Jiren. Ayan, ganun din po si Tia. Okay, tingnan nga po natin kung tama ang kanilang mga sagot. Tama, ito ay 5 bayabas. 5 bayabas po. Very good, grade 1 learners. At sa number 2 namang tanong, ilang bayabas ang pinitas ni Annie? Yan, si Annie naman na tinatanong natin, ilang bayabas yung kay Annie? Ayan, sabi po ni Gabriel, ay 3. Ang bilis ni Gabriel. Nakapitas na si Annie. Si Gabriela, ayan. Sino pa, Tutor Arlene? Meron pa ba? Si Prince, si Zia. Ayan. Okay, tingnan nga natin. Tama, Grade 1 learners, meron siyang 3 bayabas. Okay, alam niyo mga kids, ang bayabas ay isa sa pinakamasustansyang prutas, kaya dapat ugaliin ang pagkain nito, pero iwas dahil ang ngipin natin ay malalambot pa, baka masira, ha? Okay. Huwag lulunukin ang buto, kids. Yes, huwag lulunukin ang buto. Yung balat lang kakainin. Ang ating tiyan. Next, number 3. Ayan. Number 3, sino ang mas maraming pinitas? Sino kaya ang mas marami sa kanilang dalawa? Si Ann ba o si Annie? Ayan. Ayan, tingnan niya natin. Shoutout muna kay Rita, kay Joanne, kay Jamie na patuloy na sumasagot para sa number 2 kanina. Ayan. Opo, ayan. Sino kaya ang mas maraming pinitas? Si Ann ba o si Annie? Ayan. Ayan. Okay.
Okay, kids, isa-isa lang ang sagot ha para mabasa natin yung comment ng iba. Ariel de la Cruz, si Ann po. Tignan nga natin kung tama ang sagot ni Justin. Okay, at ni Jiren, at ni Stephanie, si Ann ay tama. Okay, very short clock ulit. Okay, at yay. Si Kaylan, at si Ezekiel. Next, number 4. Sino ang mas kaunti ang pinitas? Si Ann ba? Sino kaya? Tutor Arlene, sino kaya? Ayan, sino kaya yung kukunti? Ayan, sino kaya yun? Ayan. Si Ann ba o si Ayun? Sabi ni Precious, siguro ay si Precious sagot niya to kanina. Si Ann po. Ngayon naman, anak, sino ayan. Naman po ang mas kaunti? Ayan, sabi po ni Ronin ay si Annie. Ganon din si Renia, si Zia, si Carl Joaquin, si Prince Ed. Ang galing. Si Jasmine, si Annie daw po. Ganon din si Anya. Very good. Ang grade 1 learners talagang nakikinig sa ating mga matkwentuhan. Si Annie naman ang nakakuha ng mas kaunti. Okay, next pong tanong, panlima. Ayan, grade 1. Pagkapareho ba ang dami ng kanilang pinitas? Ano po ang sagot natin? Isulat ang sagot kung magkapareho ba ang dami ng kanilang pinitas. Ito ba ay opo o hindi po? Okay, kids, isa-isa lang ang sagot ha, kasi nai-spam tayo, hindi namin mabasa yung ibang comments. Isa-isa lang na sagot. Okay, sabi ni Prince, ni Amber ay hindi daw po. Sabi din ni Gabriel. Tingnan po natin. Okay, hindi po sila magkaparehas. Kaparehas. Kung dami ng pinitas. Okay, ayan na, kids, yan ang ating magkwentuhan ngayong araw. Ngayon, ang ating aralin ay, Tutor Arlene. Ito ay paghahambing gamit ang katagang less than o mas kaunti, more than o mas marami, at as many as o magkapareho. Dahil may mga salitang maaari nating gamitin sa paghahambing ng bilang, pangkat o set ng mga bagay. Ito ay ang mga katagang less than, mas kaunti, more than o mas marami, at as many as o kasing dami. Opo, ayan. Mas lalo po nating maintindihan ang ating aralin. Gagamitin natin yung kwento ng magkapatid na si Ann at ni Annie. Ayan, pagmasdan natin ang bilang ng mga bayabas na kanilang pinitas. Ayan, ito si Annie. Meron siyang 3 bayabas, samantalang si Ann naman ay may 5 bayabas. Ang ibig sabihin nito ay si Annie ay may 3 bayabas at si Ann naman ay may 5 bayabas. Ibig sabihin nito, Tutor Arlene, ay mas maunti o less than ang napitas ni Ann kaysa kay Annie. Okay, yan. So, mga children, pag maghahambing tayo, tingnan muna natin yung unang sets, ha? Yung unang sets para maihambing natin sa pangalawang set. Opo. At ang less than o mas kaunti ay nagpapahayag ng mas maliit na bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa sa ikalawang pangkat. Katulad kanina, si Ann ay may 3 at si Annie naman ay may 5. Kaya ito ay less than. Next po, ito naman. Ayan, si Annie ay may 5. At si Ann naman ay may 3. Magkabaligtad pala. Si Ann ay may 5 bayabas at si Annie naman ay may 3 bayabas. So, ang ibig sabihin po nito, Tutor Arlene, ay more than ang kanyang napitas kaysa kay Annie. Ayan. So, mas marami yung unang set kaysa dun sa pangalawang set. Kaya gagamit tayo ng katagang more than o sa Tagalog ay mas marami. Marami. Okay. Ano pong ibig sabihin pag mas marami o more than? Ito ay katagang nagpapahayag ng higit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa sa ikalawang pangkat. Ayan. Tatandaan, kids, sa unang pangkat tayo maghahambing para hindi tayo malilito. Okay. Next naman. Ayan. Sabi ko kanina, at siya ay may 3 at si Ann naman ay may 5 at 3. Ayan, sabi niya, binigyan niya ng 1 pang bayabas ang kanyang kapatid. Kaya sila ay
ang bayabas ni Anne ay mas as many as ng bayabas ni Annie. Ayan, nag-share ng isang bayabas si Anne sa kanyang kapatid. Okay. Ang bait naman yun? Para sa mga... Mapagbigay po siya. Hindi po siya madamot sa kanyang kapatid. Dapat natin gayahin yan, ha? Opo. Ayan. Ibig sabihin, ang as many o ang kasing dami naman ay nagpapahayag ng pantay o magkaparehong bilang ng magkabilang pangkat. Pantay lang, parehas lang. Ano mga alak, ano? Kung si Anne ay may apat, si Annie naman ay may apat din. Okay. Ayan. Sabi po ni Rain Freya, equal na sila. Yan. Upo, sabi tama niya, po. Yay! Kaya, ayan, siguro nung kinder siya, naririnig niya na yung equal, more than, and less than, Tutor Irene, ano? Yes. Okay, yes. Parehas lang yun, kids. Opo, parehas lang po yun. At para sa ating pagyamanin, mga kids, ayan, ay makikita natin sa ating module sa pahina 7, ang ihahambing natin ang mga pangkat at tutukuyin kung ito ay more than, less than, o as many as. Ayan na, para sa number 1, meron tayong 3 bola sa unang pangkat at meron naman sa dalawang pangkat. Ano kaya ito? Ito ba ay more than, less than, o as many as, mga kids? Okay, write your answer. 1, 2, 3, go! Ayan po, Tutor Eileen. Ayan. Sabi ni Precious ay more than. Okay. Sabi din ni Adrian. Ayan po, tingnan nga natin. More than ang tamang sagot kasi ang 3 ay mas marami sa 2. Okay. Ayan. Next. May sumagot ka po. Next sumagot po ng grade 2. Ayan, grade 1 learners, kung tama ang yung sagot, you're a math superstar. Yay! Next, number 2. Ayan. Okay, Tutor Sherry. May sumasagot po ng greater than. Yes, that's right. Pwede rin yan. Pero sa ating instruction, ang pagpipilian natin ay more than, less than, as many as. Yun ang ating ilalagay sa ating module, ha? Okay. Opo. Okay po. Pero pwede rin yan. Number 2. Okay, meron tayong isang karot at 3 karot dito sa kabilang pangkat. Ano kaya ang ating magiging sagot? Ito ba ay more than, less than, o as many as? Okay, mga kids. Sulat na. Ayan. Sabi po ni Sia, ni Justine, ni Kazen, ni Zia, ni Carl, ay less than. Sabi din ni Prince. Ayan. Opo. Ni Rain Tutor Freya. Ayan, binabati tayo ni Prince, Kelvin Agustin. Hello po, Tutor Eileen at Tutor Sherry. Hello din, Prince. Ayan. Tingnan nga po natin ang sagot nila kung tama. Yes. Ito yes, po ay less than. Kasi ang isa ay mas kaunti kaysa sa 3. Okay. Ayan. Next. Hello po. Shout out po sa ating isa sa mga tutors natin na mahusay din, si Tutor Wen Lustre. Ayan. Okay. Hello, ma'am, tutor. Okay. Ayan. Tingnan natin kung ang sagot nyo ay less than, kids, kayo ay... Ayan. Mahusay. Next po sa susunod na bilang. Ito naman, mga kids. Hihambing ang pangkat muli. Meron tayong 3 puno ng bayabas at meron din tayong 3 puno ng bayabas sa kabilang pangkat. Ano kaya ang magiging sagot natin dito? Ito ba ay more than, less than, o as many as? Ayan, sulat na. Ayan po. Okay, tingnan niya natin. Ayan, pareha silang 3. Kaya naman ang sagot ni Ra, ni Gabriel ay as many as. Ganon din si Precious, si Amber, okay, si Carl, equal sign. Natin, ito ba ay tama? Ayan, as yay, many as. Yay! Kayo nga, kayong mga grade 1 learners ay you're a math superstar. Ayan po, next po. Ayan, kita po ba? Ayan. Yes, yay! Daming badge. Yay, ayan, ang dami niyong badge. Sabi po ni Stephanie, tutor, yay! Ayan, pinapil niya yung pagbibigay natin ng badge sa kanila. Okay, next. Mga kids, bukod dito sa itinuturo naming paghahambing na mga bagay ng more than and less than, meron pa tayong dapat malaman. Tutor Irene, ano nga po itong pangalawang topic natin?
Okay, dahil alam nyo na kung paano maihambing ang mga bilang, atin namang gagawin ang list to greatest o vice versa sa pag-aayos ng mga bagay o bilang ng list o pinakakaunti to greatest paparami o mula sa pinakakaunti hanggang sa pinakamarami ay dapat tayong magsimula sa pinakakaunting bilang hanggang sa pinakamaraming bilang na mga bagay. Halimbawa, ayan, tingnan natin ang ating example. Ayan, meron tayong isa, tatlo, at apat na halaman. Ito ay nakaayos ng list to greatest. Kung mapapansin nyo, pinakakaunti ang isang halaman. Tapos nadagdagan na siya ng nadagdagan, paparami. Isa, tatlo, apat. Okay po, meron pa po. Meron naman tayong pagbilang naman, dalawa, apat, lima, pito. Okay, at siyam. Ayan, tingnan nyo mga bata, nagsimula tayo sa may pinakamababang bilang hanggang paparami na paparami o padami na padami. 2, 4, 5, 7, and 9. Ito ay inayos mula least to greatest. Okay, pinakakaunti hanggang sa pinakamarami. Ayan, next naman po. Meron naman po tayong tinatawag na o pag-aayos ng mga bagay o bilang ng greatest to least. Pag sinabi natin mga anak ng greatest to least, ito naman ay mula sa pinakamarami hanggang sa pinakakonti. Ay dapat magsimula, tayo daw ay dapat magsimula sa mga bilang na marami hanggang sa pinakakakonting bilang o mga bagay. Katulad po nito, grade 1. Ayan. Meron po tayong apat na puno, tatlong puno, at dalawang puno. Ibig sabihin, ito ay mas marami, sumunod, at dalawa naman ang pinakakaunti. Kung sa bilang naman po, Tutor Arlene, paano naman po iyon? Ayan, kung sa bilang ganun din, mag-uumpisa tayo sa pinakamarami. Pagmasdan nyo ang halimbawa natin, 8, 4, 3, 1. So, paunti siya ng paunti. Nag-umpisa tayo sa pinakamalaking bilang. Ayan, opo. Oh, sige mga kids, tingnan nga natin kung naiintindihan na ang ating aralin. Sagutin natin ang ating pagyamani na makikita sa pahina 20 ng inyong modules. Ayan, sabi dito, pagsunod-sunurin ang mga pangkat at isulat ang letra ng tamang sagot. Sige kids, gagabayan namin kayo ni Tutor Arlene upang mas lalo nating maintindihan kung paano ginagawa ang pagsusunod-sunod ng mga bagay ayon sa hinihingi nito. Halimbawa, yung letter A po, ito po ay may ilang bayabas? 4. Yung letter B ay may 3 bayabas at ang letter C naman ay may 5 bayabas. Ngayon mga kids, sabi namin ayusin mula malaki hanggang paliit o pinakamarami hanggang sa pinakakaunti. Alin kaya dito yung unang may maraming bagay o bayabas? Sige nga mga anak, pwede nga nating isulat ang sino dyan ang may pinakamarami. Yung letter A ba, B, o letter C? Ayan, may nakita na po akong sagot, Tutor Sherry. Kagaya ng sagot ni Precious, C, A, B daw po. C, okay. A, B. A, ayan. At B. Ayan, very good. Okay, ako kasi ang C ay may 5, ang A ay may 4, ang B naman ay may 3. Paano naman, Tutor Arlene, kung ito ay aayusin natin mula maliit hanggang palaki o least to greatest? Ayan, una, hanapin nyo kids ang pinakamaliit o kaunti sa kanila. Yan, may teknik kayo ha. Pag sinabing maliit, hanapin kaagad natin yung may bilang ng may maliit o kaunti. Ayan po. Okay, may nakita na po akong tamang sagot. Sabi ni Renny ay B, A, C. Ayan, okay, ganun din po ang sagot ni Sia, ni Jasmine. Okay, Sia. Ayan, very good naman. Very good po sila, Tutor Arlene. Okay, mga kids ha. Para naman ma-recognize namin kayo, maaari pa kaming mag-request. Pwede nyo pang sabihin sa amin kung saang eskwelahan kayo nabibilang para ma-shoutout namin ang inyong mga paaralan. Kay uhusay po kasi ninyo, mga bata.
Okay, ayan. And your school name. Okay, ayan po. Para po sa pagyamanin, gawaing dalawa. Ito naman, Tutor Irene, sabi, isulat ang letra sa loob ng kahon ng least to greatest kung ang bilang ng mga larawan ay nakaayos sa least to greatest at sa kahon naman ng greatest to least kung nakaayos ito sa greatest to least. Isulat ang sagot sa ating comment section or sa ating sagutang papel. Ayan mga bata, meron tayong kahon dito sa gilid. Meron tayong greatest to least at least to greatest. At meron naman tayong letra dyan na naglalaman ng mga bilang. Ayan. Aling kayang letter dyan ang nakalagay sa greatest to least at least to greatest? Sige nga. Sino po sa inyo ang makakapagbigay sa amin ng tamang letra para sa kahon ng greatest to least? Ayan, Tutor Sherry, may mga nag-comment na ng school nila. Si Rennie ay sa Amadeo. Ang daming Amadeo Elementary School. Si okay, Sherry naman. Po. Ayan, sa San Jose, si Precious. Ayan. Si Karen, Santa Rita Elementary School. Ayan, may sagot na po. Okay po, may sagot na po. Ano po ang sagot nila, Tutor Irene? Okay, sabi ni Rennie ay letter D ang greatest to least. Alright! Okay. Ayan. At para naman sa least to greatest, ano kang letra dyan mga bata o letter? Ayan, tingnan niya natin. May sumagot na po kanina ako nakita. Letter C daw po. Sabi ni, nawala, ang bilis. Ayan, ayan. Sabi ni Jiren, letter C para sa list to greatest. Okay po, ang husay talaga ng ating grade 1 ngayon. At kayong mga grade 1 learners, kayo ang aming superstar. Next, okay, para po sa isagawa sa pahina 9 to 10, isulat ang titik o bilugan ang titik ng more than sa larawan na nasa set A. Ito yung set A, mga anak, ito ang hihahambing natin at dito tayo pipili sa katapat niyang pangkat. Ito ay meron dalawang batang lalaki. Alin dyan ang more than sa dalawa? Ito ba ay A o letter B? Okay, ayan po. Sulat na po ang inyong mga sagot. Okay, sabi po ni Alexa, ni Gabriel, ni Jasmine, ni Jack, Dylan, ay letter C. Letter B. Okay. Ayan, letter B po Sheila. Tamang sagot. Dahil dyan, kayo po ay great word. Meron kayan. Next po, number 2. Ito naman, meron tayong limang ampalaya. Ano dyan ang more than sa limang ampalaya? Ito ba ay A or B? Ayan. Sabi ni, tingnan nga natin. Ayan. Alin kaya ang mas marami? Sabi ni Gabriel ay letter A. Ganun din si Eliza. Okay, very good, Gabriel. Great work. Okay, yay. Isang yay nga dyan, grade 1 learners. Ayan, next po. Para sa letter B naman ang isagawa sa pahina 10 to 11. Ayan, set A ulit. Ngayon naman ang ihahambing natin ay less than. Less than doon sa set A. Okay, less than ha. Mas kaunti naman sa set A. Dalawang paru-paro. Halin dyan ang mas konti sa dalawa. Okay? Okay, A ba sabi po, or B? Okay, sabi po ni Alexa ay letter B. Ganon din si Carl Joaquin. Si okay. Prince. Alexa yes. And Kyle. You're a math superstar. Next po. Ayan. O, Carl, isa-isang sagot lang ha para mabigyan ng pagkakataong mabasa yung iba. Next po, sa number 2, meron tayong tatlong isda. Alin dyan ang less than? A ba o B? Ayan, nabilisan nyo mga kids ang sagot para naman mabasa namin agad ni Tutor Irene ang inyong mga sagot. Ayan, sabi po ni Jasmine, ni Renaya, ay letter B. Ganon din si Zai, si Carl Joaquin, si Amber, letter B. Okay, mga bata, kayo ay my great work badge. Kayo para sa amin. Okay, next po. Ayan, ngayon ulit sa ating tayahin. Mga anak, paghambingin ang mga bilang ng bawat sets gamit ang katagang more than, less than, and as many as.
Okay, ayan ulit ha. Huwag manilito. Ang sagot natin ay more than, less than, at as many as naman po ulit. Ano kaya ito? Okay. Tatlo at dalawa. Ayan. Yan ba ay more answer than? Ayan, may nakita na po ako. Sabi po ni Francis ay more than. Yes. Okay. Sabi... Very good, Francis. You're a math superstar. Yay! Ay, Tutor Sherry, may pumasok na isang teacher, oh. Teacher ni Adrian Isaiah. Great job, Adrian Isaiah. And Ken, thank you, ma'am. Ayan, ayan, mukhang mga estudyante ito ni ma'am. Hello po, ma'am Julia. Hello po, ma'am. Ayan, good afternoon po, ma'am. Thank you po. At sa number 2 naman po, ayan mga kids, meron tayong 4 na bulaklak at 4 na bola. Ito ba ay more than, less than, o as many as? Ayan, sulat na. 4 at 4. Comment your answer now. At may nakapasok na bang sagot? Tingnan nga natin. Wala pa. Ayun, unang-una si Francis, si Renny, si Gabriel, si Justin, at si Prince as many as. Sabi naman ni Renaya ay equal. Yes, anak, equal din siya. Pero sa inyong self-learning module, ang isusulat nyo sa answer sheet nyo ay as many as. We need to follow instruction. Okay. Yes. Tama po ang kanilang mga sagot dahil dyan, kids, ay great work. Okay, very good. Ah. Okay, next. Natutuwa kami ni Tutor Arlita. Napakabibilis nyo mag-response. Next, number 3. Ayan, meron tayong 3 violet o lila na bulaklak at rosas na kulay pink na bulaklak. Ano kaya ito? Ito ba'y more than, less than, o as many as? 3 at 4. Sulat na po mga bata. Okay. Sabi po ni Amber ay less than. Ganun din ang sagot ni Justine, ni Eliza Ruth. Ayan, okay, less than. Tama. Dahil dyan, grade 1 learners, you're a math superstar. Yay! Ayan. Next naman po, para sa ating tayahin sa pahina 25. Ito naman mga kids. Pag-aayos naman ang ating gagawin. Ano ang tamang ayos ng mga pangkat sa listo? Greatest. O, list ha, pinakaunti hanggang sa may pinakamarami. Hanapin muna natin ang teknik ni Tutor Sherry at ni Tutor Arlene, ang pinaka-konte. Okay, alin yan? Ito ba ay A, B, C? List to greatest, mga kids, ang hinahanap natin ha, mula sa pinaka-konte hanggang sa pinakamarami. Ano kaya ang sagot, Tutor Arlene? Tumama na po agad si Eliza. Kanina ko pa nakita to. Sabi niya ay C-A-B, letter C. Ganon din si Gabriel. Ayan, ganon din po si Amber, si Carl. Great job, grade 1 learners. Ayan po, number 2. Ano naman ang tamang ayos ng pangkat sa greatest to least? Meron tayong sa letter A, isang tandang, letter B, 3 tandang, at letter C, ay 2 tandang. O greatest to least naman mga anak, ha? Pinakamarami hanggang sa pinakakonti. Ang technique, hanapin muna ang may pinakamaraming letra. Okay. Ayan, sabi po ni Justine ay letter A ba? Okay. B, okay. C, A, ang sagot ay letter A, ang husay. Dahil dyan, Justine, you're a math superstar. Yay! Tama rin po si Prince. Ayan, si S. Talaga mga superstar ang ating mga grade 1 learners. Next po, ayan po, para sa number 3, ano ang tamang ayos ng mga pangkat sa least to greatest? O list ulit ha, mula sa pinakaunti hanggang sa may pinaka maraming bagay o sets. Alin dyan, mga kids? Yes. Ito ba ay A, limang suklay, B, 2 ipis, at letter C, 3 mais. Alin kaya dyan ang least to greatest? Ayan, okay. Sabi po ni Francis ay letter A. Ganon din si Alexa. Si Alexa. And Alexa, great work. Meron kayong great work badge. Okay, next. Ayan. Dahil tapos na ang ating gawain, eto naman kids, eto naman ha, etong ating karagdagang gawain, i-screenshot mamaya namin ni Tutor Arlene at ipopost namin sa DepEd FB page. Ang gagawin nyo ay ipopost nyo rin yung inyong sagot para sa karagdagang gawain. Sabi dito,
gumuhit ng kahit anong bagay sa loob ng kahon at iangkop ang bilang ng mga bagay sa nakasaad na katagang ginamit sa paghahambing ng mga bilang. Okay, halimbawa, meron tayong more than. Ayan, kayo ay magdo-drawing dyan o guguhit ng mga bagay na nagpapakita ng more than. Tulad nito, Tutor Arlene, meron tayo dito. Ayan, tingnan natin, mas marami. Ang limang bag ay mas marami kaysa sa dalawang bag. Ayan, ganyan po yung gagawin nyo, grade 1, ha? Isa lang, kahit isa lang dun sa mga bilang na yan. Okay, next, number 2 naman. Para naman sa less than. Ayan, magdo-drawing naman kayo ng mga bagay na nagpapakita ng less than. Halimbawa, meron tayong 3 bola. At less than naman ay, ayan, meron tayong ganyan. Okay, sabihin, less than, mas mababa yung 3 kaysa dun sa 8 bola. Okay, next, number 3. Ayun, ganun din. Pag as many as naman, ano naman ang gagawin natin? Guguhit tayo ng mga bagay na magkasing dami. Katulad nito, meron akong 2 ibon. Sa kabila, meron din akong 2 ibon. Ayan. Okay, kids, gagawa kayo ng sarili nyo, ha? Huwag nyo kukopyahin yung nakita nyo ngayon. Yes, gagawa kayo ng sariling example nyo. Opo, gusto po nating makita sila Stephanie, sila Prince, sila Renea na i-post ang kanilang magawa sa ating DepEd Italine group. Okay, ayan, mga grade 1 learners, ha? At na ito naman, para naman sa karagdagang gawain sa greatest to least. Ganon din ang gagawin natin. Halimbawa, ito po. Ayan. Magdo-drawing din kayo ng ganyang mga bagay na nagpapakita ng pag-aayos ng greatest to least. Next po, para naman po sa least to greatest. Ayan. Ayan. Okay po, Tutor Arlene, at dito po nagtatapos ang ating talakayan para sa ngayong hapon o ngayong hapon. Okay po. At Tutor Arlene. Okay, huwag kakalimutang i-post dun sa ating karagdagang gawain ang inyong gawa dito sa DepEd EdTech DepEd Itulay Facebook page para sa next session natin ay ma-feature natin ang inyong mga gawa. Siguraduhin lang na may paintulot kayo ng inyong mga magulang. Okay po. At Tutor Arlene, paalala ko kung sino man po ang mag-send sa atin ng mga kanilang gawa. Sisendan po natin sila ng virtual badge. Diba, Tutor Arlene? Yes. At isunin po nila ito mula sa quarter 1 at bibigyan po namin kayo ng mas malaking badge or medal. Okay? Diba, Tutor Arlene? Kaya ipon-ipon na, kids! Yes po! Simulan na po natin ang pag-iipon ng ating mga badges at PM or message nyo po kaming mga tutors nyo. Ayan po. Okay. At lagyan lamang ng hashtag Matalino sa Matsaya. Mathematics Grade 1, hashtag Itulay Level Up! Okay po! At okay, bukod sa DepEd Itulay, narito rin ang DepEd TV para mapanood nyo sa iba't ibang channels na makikita nyo sa inyong screen mula Kinder, Grade 1 to Grade 12 at as. Magsisimula ito tuwing Monday hanggang Friday, 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. Mayroon tayong 20 to 25 minutes per session. Kaya naman, manood na kayo, kids, ay pang umaga. Ayan, so huwag kalilimutan at isa pa, no, mga dear parents and teachers, bisitahin po natin ang DepEd Program Grid kung saan nando na po ang lahat ng lessons, video lessons sa ginawa ng DepEd TV para sa inyo. Ayan. Thank you po, Tutor Arlene. At huwag din pong kakalimutan na subaybayan ang ating mga live online session sa ating DepEd EdTech Unit FB page from Monday to Friday, DepEd EdTech Unit YouTube channel, DepEd Philippines at DepEd TV YouTube channels. Kung meron kayong mga ariling na gustong balik-balikan, maaari nyo po kaming mapanood sa mga channels na ito. At Tutor Arlene, ayan, para po sa ating
Okay, scan lang natin ang link, ang QR code na ito para sa ating feedback sa ating lesson ngayong araw. Your feedback matters to us, kids. Kaya naman, magsagot na sa ating feedback form. Okay, screenshot na po natin. Okay, at salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng grade 1 learners. Para po sa ating Tutor Eileen. Comments and suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph. Okay po. At huwag pong aalis. And susunod na po ang Mathematics 2 with Tutor Sherwin and Tutor Marian. Okay. Uli, ako si Teacher Eileen, ako si Tutor Eileen na nagsasabing lagi tayong mag-aral dahil ito ang susi sa ating tagumpay. Kita-kita kids uli tayo sa susunod na Biyernes. Okay, hanggang sa muli, ako po ito si Tutor Sherry. Tandaan palagi kids, lahat maging magaan sa lahat ng gawain at gagawin upang life is masaya. Bye-bye kids, see you next week! Okay, popost po namin ang mga materials na sa ating karagdagang gawain. Okay, hihintay po namin kayo. Bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #itulaylevelup. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!